Magandang araw sa inyo mga chong. Well, ngayon, dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng konting safety tips sa pagbabike. Well, alam naman natin na mas lalong dumadami yung mga kapadyak natin, especially nung nag-start yung pandemic last year. So, ang daming bumili ng bike pang hanap buhay, yung iba, ginamit nila pang commute. Well, ibig sabihin lang yan, mas lalong dumadami yung mga newbie natin. Well, kung isa ka dun sa mga newbie, well, para sa'yo itong video na to. Well, bago nga pala ang lahat, ako nga pala si Ryan at welcome to my channel, Padyak Umar. Kung bago ka lang napadaan dito sa channel ko, well, tambay ka muna, nood ka muna, sigurado may matututunan ka. Huwag na rin kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para maging updated ka sa future uploads ko. Pwede mo rin ako i-follow sa Facebook, Instagram, Twitter, at sa Strava. So tara, umpisa na natin to. Well, yung pinakauna sa listahan ko, syempre yung pinaka-basic, which is yung pag-check ng bike or bike check. Well, bakit nga ba kasama to sa safety tips ng video natin? Well, syempre, yung bike natin, yan yung ginagamit nating pang-commute or yan yung ginagamit natin papunta sa mga lugar na gusto natin puntahan. Dapat siguraduhin natin na condition yung bike natin kasi, syempre, nakasalalay dyan yung buhay mo. Siyempre, kailangan natin to i-check to make sure na nagpa-function ng mabuti yung mga parts ng bike natin. Pero para sa akin, hindi naman masyadong kakain ang oras ng proseso na to. Napakadali lang ito. Siguro mga ilang minuto lang kaya mo na i-check lahat yan eh. Well, ako personally, ang chine-check ko lang naman dyan yung gulong, tapos yung mga gear, shifters, especially yung brakes, yun napaka-importante pag nagsimula na tayong pumadyak. At nasa kalye tayo, kailangan gumagana ng maayos yung brake natin. Kasi hindi mo masasabi, but if okay lang sa patag, gumagana pa yung brake mo. Pero napadaan ka dun sa lusong, malalim na lusong, edi, diba, napakadelikado niyan. So, ang mangyayari, kapag lumusong ka, tapos yung brake mo hindi na masyadong kumakapit, yari na, wala na, diba? Anong gagawin mo? Pikit ka na lang. Diba? Dasal ka na lang, mga 600 na Hail Mary. Pero seryoso, di ba? Hindi mangyayari yung mga yun kung na-check mo yung bike mo. And so, pangalawa, yung helmet. Well, yung helmet is isa sa mga basic na safety gears na ng pagbabike. So, kailangan, syempre, meron tayo nito. Ngayon, madami namang kapadyak natin na na naka-helmet. Kung mapapansin nyo, kung nagra-ride kayo, alas lahat nakasuot na ng helmet. Pero may mga ilan-ilan pa rin na hindi nag-helmet for some reason. Pero okay lang yan. Pero mas mabuti mag-invest tayo dito sa helmet kasi ito yung poprotekta sa ulo natin. So, may mga iba't ibang klase naman ng helmet. Merong mga mura lang. Yung mga budget meal na tinatawag, around 300 to 500 meron yan eh. At meron din naman, medyo may kamahalan. Pero para sa akin ah, mas okay na rin mag-invest sa mas magandang helmet kesa dun sa mga budget meal na tinatawag kasi mas reliable yung talagang quality na helmet. Pero ang importante, magsuot ka. Yun lang yun. Yung pangatlo, yung visibility. So, bakit nga ba visibility? Siyempre, kapag nagra-ride ka, dapat visible ka. Lalo na't nasa kalye tayo. Especially sa gabi. Well, walang problema sa umaga kasi kitang-kita ka naman eh. Pero pag gabi kasi, hindi ka kita, di ba? Lalo na sa atin, yung mga naglo-long ride, madalas lumalabas yan, madaling araw. Or minsan naman, nakaka-uwi na gabi na. Mas maigi na nakikita ka ng mga ibang sasakyan para iwas tayo sa disgrasya. So ano-ano nga ba yung mga bagay na pwede natin gamitin para maging visible tayo sa daan? Well, maraming klase niyan. Pwede kang gumamit ng headlight, merong taillight, meron din mga reflectors. Well, ako personally ang ginagamit kong headlight yung... Well, ako yung ginagamit ko, meron akong headlight, may taillight ako, saka may reflector pa ako sa likod. Meron pang ibang klase niyan eh. Meron mga vest at kung ano-ano pang mga reflectors. Ang importante, maging visible ka sa gabi. Yung pang-apat, earphones. Well, di ko sinasabi na magsuot ka ng earphones.
Ang sinasabi ko is huwag kang magsusuot ng earphones kasi delikado at pwedeng pagmulan to ng aksidente. So bakit ko nga ba nasabi? Well, syempre pag nag-earphones ka, alam naman natin, nakikinig ka ng music. Well, okay lang naman makinig ng music kasi talaga naman, based on my experience, talagang nakaka-energize yung makinig ng music habang ginagawa mo yung gusto mo na sports ka, running, or kahit ano pa. Pero parang hindi siya advisable sa pagbabike eh, kasi delikado. Kasi imagine kung nakikinig ka ng music sa earphones mo habang pumapadya ka, hindi mo alam, ipaparating na pala nasasakin sa likod mo. Tapos, hindi pa naririnig, binubusinaan ka. So, posibleng madiskrasya ka dyan. Well, kung trip mo talagang mag-music, siguro yung speaker, pero hindi advisable yung ano, earphones eh. Kasi masyadong yung nakocover yung tenga mo. Pero, I'd suggest na huwag na lang mag-music, huwag mag-earphones, para at least, di ba, alam, naririnig mo lahat yung nangyayari sa paligid mo. So, mas safe, di ba? Panglima, obey road rules. Well, alam ko naman napapansin nyo na sa social media, diba marami nakapost na video yung mga siklista, hindi pinapansin yung mga traffic lights, nagka-counter flow, which is mali, diba? Alam naman natin, wala yung bike natin, wala naman yung makina. Pero syempre, dapat sumunod pa rin tayo kasi isa rin yan sa nakakapag-cause ng accident eh. Siyempre, ikaw ba naman mag-beating the red light and nakabike ka? Diba? So, talagang posible na ma-aksidente ka. So, mas maganda, dun lang tayo sa tama para maiwasan natin yung mga disgrasya at makadisgrasya. Yung pang-anim, hand signal. Well, napaka-importante nito para sa atin kasi hindi naman tayo sasakyan or hindi naman tayo mga motor na ginawa na may mga signal light kung pupunta sa kaliwa or sa kanan. Tayo, bisikleta lang. Ang meron tayo is yung mga kamay natin. So, ito yung mga magsisilbing signal light natin para malaman ng mga ibang motorista kung saan tayo pupunta. Well, napakasimple lang naman ito eh. Kaliwa, kanan, stop. Diba? Yun lang yung mga basic eh. Kaka-importante, bago mo gawin yan, syempre, titingin ka rin muna kung may paparating na sasakyan. Make sure na safe muna yung sarili mo bago ka umaksyon or bago ka lumiko, kumaliwa, kanan, tingin muna, hand signal. Number 7, cellphone. So, parang earphones lang yan, eh, no? Syempre, huwag ka mag-cellphone habang pumapadya ka. Yung iba, well, makikita natin, nagtitext, diba? Habang pumapajak, nag-check ng phone nila, mali yun. Hindi safe yun. Kung may mga importante tayong tawag or importanteng text na kailangan gawin, pwede tayong tumabi, tapos doon natin gawin instead na pumapajak ka at gawin mo. Kasi posibleng mabangga ka or makabangga ka, di ba? Okay, yung number 8, be alert. So, kailangan maging alert tayo at all times habang pumapadyak tayo para syempre, di ba, maiwasan natin yung aberya sa daan. So, ang kailangan lang natin gawin, maging focus sa daan. So, tingin tayo sa harap natin, tingin tayo sa kaliwa, sa kanan, at makiramdam tayo dun sa mga nasa likod natin. Dapat maging focus tayo dito kasi pumapadyak tayo, nasa daan tayo, marami tayong kasabay, kaya posibleng may mangyaring hindi maganda, di ba? Kaya kailangan natin maging alert. Focus lang tayo sa daan. Huwag tayong palingon-lingon. Lalo na kapag may napadaan na ano, na sexy. Ayun. So, okay yan. Yung huling-huli, ito pinakamatindi. Parang hindi ko masabi. Pero, yun o. Parang kinikilabutan ako eh. Hindi ko masabi talaga, pero ito yung pinakauli, matindi to. Kailangan gawin nyo to para maging safe kayo. Kasi pag hindi nyo ginawa to, either hindi kayo makakauwi o makakauwi kayo ng duguan. Well, ang huling-huli is magpaalam ka sa asawa mo. Kasi pag hindi ka nagpaalam, sigurado, yari ka.
maaaring damit mo na sa labas na or makakapasok ka ng bahay ng duguan. Diba? Alam niyo yan. Okay mga chong, that's it for our video today. Well, bago ko i-end to, syempre, hindi natin makakalimutan yung mga shoutout natin. So, shoutout sa mga tropa, JL Fontanilla, Paul Rubio, Joshua Fontanilla, syempre. Saka yung mga tropa natin, yung mga Batang Takeshi, diba, yung mga tiga Philippine Women's University na tropa natin, sila, si Joey Guillermo, si Bear Kibin, sila Grind Unya, si Mark na ko, Mark, yari ka na naman sa asawa mo. Okay, so magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video at sigurado makakapadyak na tayo niyan. Pero bago natin i-end to, please huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. Alright? And I'm out!